habang tila ang ulan, tayo naman ay kukuha ng chance kung saan dito bubungkalin na natin at itatanim natin yung ating mga kangkong na natira. Ayan, ang dami nila. Kaya lang dahil siksikan nga sila guys, ay hindi sila lalago na kasing lago nung nandun sa mga bote natin na kung saan ay na-harvest natin kahapon. Kaya naman, kinakailangan na natin silang padamihin para mas madami tayong mapakinabang kangkong. So ayan guys, kung makikita nyo, yung ating mga punla na natira nandito pa siya. And then yung mga iba natin pang salad and then yung wasabi natin nandoon. So lahat sila ay tatastasin na muna natin bago natin siya bubungkalin and maglalagay tayo ng pataba para ma-refresh yung kanilang pataba bago tayo magtanim ng ating kangkong. And hindi tayo maglalagay ng plastic sheets this time guys kasi nga yung ating mga kangkong ay malakas lumago. So, hindi nila kailangan ng plastic sheets at para madali natin silang nadidiligan palagi. Guys, ganyan siya. Kadami na yung ugat niya at tingnan natin kung makakalas-kalas natin siya. And then kung makikita nyo dito guys, naglagay tayo dito ng bukod na taniman natin ang ating mga sibuyas. Dahil lumalaki na yung mga red shallot natin. Ayan. At nakikita nyo nagkakrush yung mga apat-apat. So pag ihiwa-hiwalay natin siya at dito natin sila itatanim. And then ang gagawin natin dito, hindi na natin siya paplastikan kasi para mas nakaka-absorb sila ng tubig. Ang gamit kasi guys talaga ng plastic ay para hindi sila nababasa ng lupa masyado. Hindi sila natutuyuan. At tinutubuan ng damo. So dito, tutubuan tayo ng damo. Kaya lang wala tayong magagawa. Kasi yung kangkong, mas masarap kapag kasobra sa tubig yung na-absorb nila. Yun nga lang, ay kailangan alagang dilig tayo, no? Ginagawa natin ay, hinihila lang natin siya dito sa ating mga pinag-anuhan. Ayan. At hindi naman siya sensitive, kaya napakadali talagang alagaan ng kangkong, guys. Yan ang maganda sa kangkong. Tapos magpupunla rin tayo ng pechay. Grabe yung pawis ko. Masarap talaga yung nagpa-farming guys. Kaya plano ko talagang bumalik sa trabaho ko. Kasi iba talaga kapag nagtatrabaho. Masarap pagpawisan. Kahit nasabihin mo ang asim-asim na ng amoy mo. Ang sarap sa feeling guys na pawis ka. Kasi hindi ako pawisin. Kaya gustong-gusto ko pagka pinagpapawisan ako. So, ang ginagawa natin pagtatalim dyan ay alternate lang. Pinapagitnaan lang natin siya. At hindi natin masyado pinaglalayo.
So para mas lumaki sila, ito yung mga red shallot natin. Ayan. Pagbubukod-bukod din natin sila para magkaroon tayo ng bukod-bukod na sibuyas. Okay. Dito sa isang sibuyas natin na itinanim noon, ay nahati siya na parang bawang. So nagkaroon siya ng parang anim. Ayan. Kung paghiwa-hiwalay natin ang tanim to, mas may posibilidad sila na lumaki at mas dumami. Ayan, anim siya. So dito sa Japan guys, reject ang tawag dito. Pero sa ating mga Pinoy, wise, di ba? Dahil ang dami niyang sibuyas. Kapag yan ay napaghiwa-hiwalay natin, ayan nga o. Di ba? So dahon lang talaga yung habol natin dapat dyan. Pero since lumalaki na sila, ay paghiwa-hiwalay natin. Ganun din tong ating sibuyas na ibinigay sa atin ni Pinay Farmer in Hokkaido, Japan. Ito naman yung binigay niya sa atin. Ayan guys, may puti din. So gagawin din natin dyan, paghiwa-hiwalayin din natin. Sibuyas din yan. So pagsasama-samahin natin yung puti dun sa kulay pula. Ayan, paghiwa-hiwalayin natin yung puti at pulo pala. Lahat yan ay sibuyas. Akala ko ay dahon sibuyas lang yung binigay niya sa akin. So ayan. At may langgam. At titingnan natin kung mabubuhay pa rin yung sibuyas natin kahit na tag-init na, no? Actually, pang malamig na panahon yan, like December. Ganun panahon siya dapat itatanim. Ito. Kasi itong mga nasa hollow blocks ay hindi yan mga lalaki. Kailangan kuhanin na natin. And then, ito yung mga puti natin. Madami-dami yung puti na binigay sa atin eh. So, lahat yan ay puti. Tingnan nyo. Diba? Kahit na hindi na okay yung kanyang dahon, guys, diretso pa rin yung paglaki nila. Kaya, kung hindi naman kayo perfectionist, okay na yan. Ayan, lahat yan ay sibuyas. So, sa isang hollow blocks, pwede tayong maglagay ng isa. Ito yung sibuyas natin. Ang ginagawa natin, pinaghiwa-hiwalay natin sila para mas lumaki sila. At hindi natin sila iniising hilera, ina-alternate natin sila pasigsag mo. Isang sibuyas lang yan guys, nanganak lang siya ng nanganak. So ang gagawin natin ay ibabaon natin siya ng bukod para lumaki sila ng bukod-bukod. So okay lang yan na magkakadikit sila guys kasi hindi naman yan pambenta. Ito tingnan nyo look, isang pirasong sibuyas lang yan guys para siyang bawang. Ang dami niya naging bunga. So ganun din yung gagawin natin, pagbubukod-bukod din lang din natin siya. Sa pagtatanim ng sibuyas guys, kailangan hindi natin siya binabaon. Ayan. Light lang. Nakaibabaw lang siya halos. Then yung mga puti natin, ang problema natin kung saan natin siya itatanim. O baka doon na lang sa likod ng ating wasabi. Tapos lalagyan na lang natin sila ng net para hindi sila masyadong naiinitan ng araw. Tapos dito guys, magpapasprout lang tayo ng pechay, sandiletos at yung takana or yung Japanese mustard nila rito. Kasi panglamig na mga gulay talaga to. Kaya lang, itatry pa din natin kung saan yung half day lang sila nasisikatan ng araw or maglalagay tayo ng net. Pero dito mag-i-sprout lang ako para mailalagay natin naman sila dun sa ating mga plastic bottle. Na kung saan ay may abang na tayong mga plastic bottle para nakakapag-absorb sila na mas madaming tubig. Kasi usually yung mga ganito mas gusto nila yung matutubig.
ayan na guys, yung ating taniman. After natin siyang mabungkal, ilagay natin siya ng pataba, and then nilagay natin yung ating mga kangkong, ganun din yung ating mga pulang sibuyas. Pagkatapos, dito guys, nagpula tayo ng ating mga sani lettuce, yung ating pechay, at yung ating takana, na mga puro panlamig na gulay. So, hindi natin alam kung magiging okay yan guys. Ngayon, ang gagawin natin ay ibubote natin yan. Once na sila ay nag-sprout, ay itatanim natin sila dun sa mga bote natin kung saan ay yung half day lang silang naaarawan. Katulad ng mga yan, kaya yan ay okay kasi kahit na sobrang init ng tindi ng sikat ng araw pag summer. Kasi ang gagawin natin dyan ay yung half day lang yung kanilang sikat ng araw. At tinanggal ko na yung kanilang mga naglalabasan ng mga runner kasi nga marami tayong masyadong runner dito at hindi natin kailangan na masyadong maraming runner. At the same time ay dahil maliit lang yung bote na yan, maliit lang yung lupa nila, so hindi sila maglalakihan yung mga bunga nila at hindi sila mamumulaklak dahil nga mas nauna silang nagka-runner. So ayan guys, and then yung mga tira nating sibuyas na galing dun sa ating kaibigan na si Japan Farming in Hokkaido. Ayan, dito naman natin tinanim yung kanyang mga puting sibuyas at yung mga pula natin kanina nandoon. So, pinaghiwalay natin sila. At hindi na natin tinanggal yung ating wasabi. So, kailangan lang natin ay lagyan lang sila ng nightshade para hindi sila sobrang nasisikatan ng araw. Since maulan naman ngayon at 10 days na mag-uulan, hindi na natin sila tatakpan na muna. Ayan guys, yung ating mga pananim at medyo nagwo-worry ako dito sa ating wasabi kasi yung wasabi guys, tirahin talaga yan ng insekto. Paborito nila yan. Ewan ko, napakapait naman yan at mahangin dahon yan pero para siyang mustasa. Ganun yung lasa niya. Maanghang siya. At paborito ko yung ginagawang skimono kaya ako talaga bumili niyan. At hoping ay dumami yung kanyang sanga, no? Kasi mas dumadami yung kanyang sanga ay mas mapapadami natin yung ating tanim na wasabi. At napakamahal niyan guys yung wasabi, no? Nasa 700 yen yata yung bili ko dyan. So gusto ko mapadami siya kaya ako nilagay yan. Pero hindi siya pwede sa matinding sikat ng araw kung hindi nagpo-flow ng malamig na tubig yung inyong pagtataniman. Kasi usually yan, tinatanim talaga yan ay sa may ilog na dire-diretso nagpo-flow yung tubig na malinis at malamig, hindi mainit. So ayun guys, ganyan ang pag-aalaga ng wasabi. At next time, update ko na lang kayo kapag okay na yung ating mga kangkong. Kasi na-harvest na natin yung mga kangkong natin dito. As you can see, ayan, oh, at mga bagong pula na yan, yung mga nagbagong sisibulan sa ilalim nila, ayan. At napakabilis lang lumago ng kangkong. Kaya kalahati lang yung tinanim natin kasi ang lakas nilang mga anak, no? Pero guys, yung taniman natin ng kangkong at yung mga ni-sprout natin. At kahapon nga, chinek ko siya. Pinasok siya ng pusa dito, guys. And then, kinalkal niya yung ating lupa. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag walang balot yung lupa, isa sa tulong talaga yung plastic sheets. Hindi basta-basta kakalkalin ng pusa yung ating mga pananim. Ayan, gulo-gulo yung kahapon so inayos ko lang ulit. And then, yung mga nasa likod natin ay nilagyan naman natin siya ng net shade na para hindi sila nakatutok sa araw kasi ang mga tinanim natin dito ay mga pang malamig na lugar. Para malesen yung init ng araw ay naglagay tayo nito. Yun ang tulong yan. So, andyan yung mga sibuyas natin. Ayan, yung wasabi natin. And dito tayo nagpa-sprout. Ang tulong nga na ito guys, hindi rin sila pupuntahan basta-basta ng pusa para hindi sila makatae dyan. Yan ang kagandahan yan. So, para makat din yung init ng araw. So, ayan guys, ganyan lang yung itsura. And then next time, i-update ko kayo kapag malago na yung ating mga sprout. At yung mga pinasprout natin na yan ay ibubote natin na katulad na itong ating mga strawberry na nandito. Ayan. At yung mga strawberry natin dito, ayan, malago. At thankful ako talaga, guys. Milagro talaga na umaaraw. Kahit na nakalagay sa schedule ay 75%, 55%, ganun ang ulan. Araw-araw ay sumisibol yung araw kahit papano. So, pupunta tayo ngayon sa garden shop para bumili ng pang-spray doon sa ating mga pakwan kung saan ay may nagsuggest sa atin na follower na thankful ako sa kanya kasi binigyan niya ako ng idea na pwede pala natin masugpo yung mga fungi na kumakapit sa ating mga pakwan gawa ng ulan nga ng ulan. So ayan guys, update ko kayo next time. Yun lang.